nga po pala, good morning po. Ngayon, papakita ko naman po sa inyo kung paano tayo mag-cancel ng Aerox. Subscribe, like, and share na rin po para mas makita ng mga tropa natin na medyo malayo sa pagawaan, medyo gipit na walang pambayan. Makakatulong po ito sa inyo, mga kapaks. Yung mga bago lang din po sa channel ko na napadaan, hindi na rin po ako nagtulong sa inyo, mga kapaks. Pasubscribe na rin po. Basta po, ingat po lagi sa biyahe. God bless, mga kapatid. Makikita ko po sa inyo ngayon, ayan po yung bali yung drain plug niya. Ito yung isa, ito po yung number 12, ito po yung 17mm na ano. Ito po kasi dito po sa kabila na to, yung 17mm na to, may filter po siya. Palibasa, bago pa naman po to, hindi po muna natin dito siya dyan tatanggalin. First change oil lang po niya, dito po muna tayo, change oil lang naman po. Dito po, sa number 12 po, makikita ko po sa inyo kung paano siya tanggalin. 12mm lang po ang pamihit natin dito. 12mm lang po. Dalawa po yung drain plug niya. Kahit sa naman po, pwede kayo. Nasa sa inyo po kung saan kayo magtatanggal. Kasi ito pong isa, ano po siya, may filter po siya na parang screen yung sumasala po ng mga dumi. Palibasa po, first change oil lang naman. Dito po muna tayo sa ano, sa drain plug ng 12mm. Ito po kasi 17mm to. Ito po muna tayo sa 12mm. Ayan po mga kapaks. Kung mapapansin nyo po, gagamitan po tayo ng sakit. Sakit po para mas maganda yung pamihid nyo. Hindi siya nabibilog. Gamitan po tayo ng sakit. Mga kapaks, ang pagpihit po, palabas dito. Kung saan kayo nakapwesto, kung sa kanan, palabas po dito. Ito, palabas. Ayan, palabas. Pag ganun po, kailangan nyo rin po ng, ano, ng patapunan. Ayan, laga. Ayan. Kahit ano po, basta nasa inyo po kung saan nyo paano nyo patutulurin. Number 12 po siya na sakit para hindi po nabibilog yung ano nyo. Tsaka pag po naghihigpit kayo, tandaan nyo, huwag nyo po hihigpitan ng mahigpit na mahigpit para hindi po siya nalolo straight. Tsaka huwag po kayo magtatanggal ng mainit nito. Pag kayo mainit po yung makina, huwag nyo po tatanggalin. Nakakawala po ng trade. Nakamapapasin nyo, tumutulong na po siya. Palibasa nga po, first change oil lang, dito muna tayo magtanggal. Kasi po itong kabila na to, yung 17mm na to, nandito po yung filter niyan. Parang screen lang naman po yung filter niya. Yun po yung sumasala ng dumi ng langis. Dito sa kabila, 17mm po itong kabila. Siguro sa next change oil, pwede na po dito tayo magbukas sa kabila. Para malinis din po natin yung pinaka-filter niya. Kayo po, kung saan nyo po gusto, pwede naman po din talaga dito. Ibabalik na po natin yung number 12 na tornilyo. 12 po siya. Make sure nyo muna na kaya nyo muna pihitin ang kamay para alam natin pantay na pantay siya. Tsaka po natin siya higpitan. Pag nakadating na po sa dulo, tsaka nyo po siya higpitan para alam natin pantay na pantay po siya. So ngayon, higpitan po natin. Huwag nyo pong higpitan ng ano ah. Huwag nyo pong higpitan ng masyadong masikip. Makikita nyo naman po yan kung okay na. Konting-konti lang po ang paghigpit. Huwag po natin higpitan ng ano. Makikita lang po natin yan pag tumutulo para hindi po siya nalolost thread. Dito kasi pag medyo nagkaroon kayo ng problema dito, pumutok sa sobrang higpit, malaking sakit po ng ulo yan. Okay na po yung ganong higpit, basta alam natin parang kumapit na,
yun nga po, pag susulot po natin ng tornilyo, pihitin mo muna natin ng pakamay para mas alam natin kung tama po yung trade niya. Kung kaya po ng kamay bago hanggang dumating dun sa may ano, para alam natin na okay na po yung pagpasok natin ng ano. Okay na po yan, alalay lang po sa higpit. So ngayon, yan, dito naman po tayo. Ito. Yan po yung paglalagyan po natin ng langis natin. Dito. Ayan, pipihitin lang po natin yan ngayon. Ayan po. Ayan. So dito po natin siya lalagay. Ayan. Ayan, yan po. Yan po tayo maglalagay ng langis. Yan po ang pinakalagay ng langis. So ayan, gagamitin po natin Yama Lube. Ayan. 1 liter ang pinili natin. 1 liter po. Pero ang ano po lang ng sa manual nito is 900 liters lang po. Bali magtitira po tayo ng 100 liters dito. Bali ang ililigay po natin sa kanya is 900 liters lang. Hindi siya ano, medyo may kalagayan sa ibang ano, 900 liters lang. Kasi 1,000 po yan, 900 lang po ililigay natin sa mga Yamaha. Ayan. So ngayon, sasalinan po siya natin. 100 po ah. Diyan po tayo mag-ano, so may tabi ng radiator yung lagayan ng ano niya. Sasalinan po natin. Magaling lang po natin itakip. Gagamit din po tayo nito para mas mabilis. Para pag ganun, hindi kayo mahirapan magsalin. Liters lang po ah. Titiran po siya natin. Titiran po natin siya ng ng 100. Titiran po natin siya. Po natin medyo gagamit po kayo nito para hindi kayo mahirap, kasi medyo mahirap po magsalin pag wala nito imbudo tsaka ng hose na medyo mahabang hose. Tarado na po natin ngayon, kahit pakamay lang po. Ito nga po, pakamay lang ang saray eh. Mahigpit naman, makikita naman nyo po pag kasin nyo. Medyo may sikip nga lang po, pag malaki ang kamay medyo masikip po mag ano, magsara. Tapos ngayon na start natin para mag-circulate yung langis sa loob agad. Restartin po natin. Pa-startin lang po natin. Kahit mga para lang po tayo nagpapainit para mag-circulate yung langis niya. Initin lang po natin. Mga 5 minutes para lang kayo nagpapainit ng motor pag ginagamit nyo sa umaga. Ganun lang po. Kahit po bago nyo i-case oil, painitin nyo muna ng konti, kahit mga 3 minutes, saka nyo kayo magpatapon ng langis. Huwag lang masyadong mainit na para ano, para hindi, misa kasi pag sobra init, tapos tatanggalin nyo yung tornilyo, nalolo straight po. Painitin nyo lang ng konti para mag ano yung langis, bumaba. Saka nyo i-drain.